Hello guys, so welcome muli sa aking YouTube channel. At ito, ngayon ay March 19, 2021. So bali kahapon ay na-injection ako, na kuha ko na yung second vaccine ko ng COVID-19. Bali Pfizer BioNTech yung in-injection sa akin. So yun yung second injection ko ng COVID-19 vaccine. So kahapon yun, March 18, 2021. So bali kahapon 9:13 ng umaga ako na injection na ng vaccine. So bali cell center ako yung in-injectionan. So ganun pa rin, merong pinilapan na form gaya ng dati. Ito, papakita ko sa inyo yung form na pinilapan ko. Tapos yung kukunin uli yung ano, yung blood pressure, yung BP, para malaman kung okay yung BP mo bago ka injectionan. So sa akin naman, okay uli yung BP ko. So madali lang yung pag-injection. Bali wala pang ilang seconds lang, mabilis kasi yung nurse na nag-injection. Bali kababayan natin, Pilipino rin. So sila, meron na rin silang injection. Tapos na rin sila sa ano, sa second injection nila. So yun, bali segundo lang, mabilis lang yung pag-injection. Pagkatapos noon, bali naghintay lang ako ng ano, 15 minutes dun sa waiting area para obserbahan kung okay yung pakiramdam mo bago ka nila paalisin sa clinic. So after 15 minutes, wala naman akong nakitang naramdaman kakaiba. Maliban lang dun sa pinag-injectionan, yun medyo makirot ng konti. At saka yung palibot noon medyo tumigas, medyo yung muscle mo medyo yung palibot ng pinagaturukan, medyo tumigas siya. So maliban doon, wala na. So normal naman yung injection, yung parang bigat, mabigat lang doon sa kaliwang braso. So maliban doon, okay naman. So umuwi na ako. Bali nag-drive pa ako ng halos siguro mga isang oras, kasi medyo malayo yung clinic eh. Isang oras pang magdadrive. So dahan-dahan lang nung pagda-drive, syempre kailangan mag-iingat kasi medyo malayo rin yung idadrive natin, mga halos isang oras. So dahan-dahan lang pagda-drive ko, kasi dito sa Qatar medyo mabibilis yung mga sasakyan, kaya doon lang kayo sa ano, sa huwag kayong pupunta dun sa mga fast lane kasi masyadong mabibilis mag-drive yung mga tao dito. So yun, okay naman. Naka-uwi naman ako ng maayos sa bahay. Tapos, ayun, nagpahinga ng konti, kumain. Tapos nagpahinga agad ako kasi medyo parang umepekto na yung injection sa akin. Parang medyo na yung sumasakit na yung, hindi naman masyado, yung dati parang epekto na medyo mabigat na sa pakiramdam, medyo antukin ka na, medyo matatamlay ka na konti. So yun, na natulog na lang ako, nagpahinga. Tapos kina bago matulog, uminom na kagad ako ng Panadol. Para bali yung Panadol, parang paracetamol sa atin sa Pilipinas, bago matulog, para hindi na maulit yung
nangyari sa akin last time na parang medyo nanlamig ako. So yun, pagkainom ko naman ng Panadol, kinabukasan naman, medyo mabigat pa rin yung pakiramdam ko, pero hindi naman ako hindi naman ako nanlamig noong gabi. Bali, medyo maano pa rin sa pakiramdam, parang medyo masakit pa rin sa ulo, tapos medyo na yung katawan mo medyo hindi pa nakaka-recover, parang nalalambot ka pa, ganun. So ayun, medyo bali nag uminom uli ako pagkagising ng gamot para maiwasan yung pagkakaroon ng lagnat. Dahil noon kasi yung sabi ng nurse, pag medyo masama yung pakiramdam mo, minum ka na agad ng Panadol. So after no, mga bandang tanghali, okay na naman ako. Parang bumalik na yung dating, yung normal na sigla ng katawan ko. So ayun, bali okay naman. So doon sa mga iba na merong pagkakataon na may injectionan, eh magpa-injection na kayo, kasi yun yung magiging protection natin laban sa COVID-19. Medyo may mga side effect talaga, pero kaya naman, tolerable naman, kaya naman, basta pahinga lang at kumain ng bago kayo matulog, kumain kayo ng nung mga prutas, ganyan, mga gulay, at saka yung mga juice or kung ano mang mga pwede, mga gatas, bago kayo, mga healthy foods, para hindi kayo makatulong dun sa ano nyo, sa katawan. So yun, at dito nga pala merong, dito nga pala sa Qatar, meron kaming parang application na tuwing lalabas, pinapakita sa amin, pinapakita namin yun doon sa, alimbawa, pupunta ka sa mall, bali iteras yung tawag. So kada lalabas ka, dapat meron kang sa cellphone mo, i-download mo yun. Pag pupunta ka sa mall, dapat bago ka pumasok, ipapakita mo siya. Ito, ipapakita ko sa inyo, ayan, yung green, may green, red, yellow, tsaka gray, iba't ibang ibig sabihin niyan. So dapat lagi, kung dapat laging green yung ano mo, yung kulay nung iteras mo, ibig sabihin nun, wala kang, hindi ka infected ng COVID-19. Tapos yung iba, yung red, ibig sabihin niyan na infected ka. Yung gray, under quarantine. Tapos yellow, ano ba yung yellow? Yeah, yung yellow, suspected ka. So yun, ayun, yun namang mga ibang mga nag-a-apply na mapabakunahan sila, maghintay-hintay lang siguro sila, kasi dito din medyo mahirap din yung ano, yung pag-injection, kasi maraming tao. So siguro kulang pa rin yung mga bakuna na naka-allocate sa mga tao dito sa Qatar, kaya yung iba, halos yung iba namin mga kasama, hindi pa rin na-injectionan. So yun, after 14 days papakita ko sa inyo na dun sa application nga na sinasabi ko sa inyo, makikita doon after 14 days kung ikaw ay na-injection na ng COVID-19 vaccine na Pfizer, BioNTech, lalabas ngayon doon sa application na yun kung ikaw ay vaccinated na after 14 days. So i-update ko na lang kayo guys, after 14 days papakita ko sa inyo kung ano yung itsura nung sinasabi ko sa inyo na kung ikaw ay, para malaman kung ikaw ay vaccinated na. So yun lang guys,
Yun lang ang masishare ko sa inyo regarding dun sa injection ng COVID-19. Bali Pfizer, BioNTech yung in-injection sa akin. So yun, pakita ko lang sa inyo guys after 14 days kung ano yung itsura ng application na nagsasabi na ikaw ay ako ay vaccinated na. So yun, hanggang sa susunod na video natin guys, be safe at saka huwag tayong sumunod sa mga safety protocols para hindi tayo makahawa dun sa iba at maproteksyonan din natin yung ating mga sarili. So yun lang, see you sa ating next video. Bye guys.